Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Game 5 ng Los Angeles Lakers at ang Denver Nuggets. Si Murray ay naglalaro despite the calf injury at napakaganda nga ng kanyang simula. Agad siya nagtala ng 3 points sa first quarter. Tila ba nawaw mali nga ang Lakers sa injury ni Murray? Nagtamo din si KCP ng sprained ankle ngunit tinapos nga ng Denver Nuggets ang quarter na ito sa isang 10-0 run upang mabaon ng 4-point lead patungo sa second quarter. For the first time sa series na ito ay hawak nga ng Nuggets ang lamang sa dulo ng unang quarter. Sa second quarter naman ay bumawi nga ang Lakers. Nakabuo nga sila ng 7-point lead at nahihirapan ang Denver Nuggets sa gumawa ng puntos. Agresibo nga si AD at nagpapakita ang Lakers ng sense of urgency and desperation na gustong makita ng kanilang mga fans. Natapos ang first half sa score na 53-50 in favor of Lakers. 16 points, 9 rebounds si Anthony Davis at 10.7 assists and 3 steals naman kay LeBron. Sa Nuggets naman ay 16 points si Murray, 11 points si MPJ at 8 points 11 rebounds, 4 turnovers si Nikola Jokic. Sa third quarter naman ay kinabahan ng mga fans ng Lakers na bumagsak si Anthony Davis dahil sa shoulder injury. Ngunit nakabalik pa naman siya sa game na ito. Naglalaro nga si AD na gamit ang isang kamay lamang at nabaliktad na nga ang momentum ng game. 19-5 run ang ginawa ng Denver at natapilok din si LeBron ngunit ayaw niya nga na magpasab. 81-79 Denver patungo sa fourth quarter. Sa last quarter naman ay bigay todo na si LeBron at AD kahit na injured sila at napapadami nga ang kanilang mintis sa free throw na natiling dikit ang last minutes ng game at pinoster pa nga ni Murray si LeBron palitan ng clutch basket sa magkabilang kupunan. Sa uli ay game winner na naman ni Jamal Murray ang tumapo sa season ng Lakers. 32.7 assists si Murray, 25 points, 20 rebounds, 9 assists si Jokic at 26 points si Porter Jr. Dahil sa panalo na ito ay kasado na ang bakbakan ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves sa second round ng playoffs. Ngayon ay tumungo naman tayo sa game 4 ng Boston Celtics at ng Miami Heat. Hindi si Jason Tatum at hindi din si Jaylen Brown bagko si Derrick White Jr. ang nagbuhat ng Celtics sa first half. Nabaon nga nila ang 53-36 lead sa halftime sa pangunan ng 22 points si Derrick White Jr. na may 6 ng 3 points. Bukod nga sa kanya ay wala pa nakakagawa ng double-digit scoring sa Celtics sa first half. Sa Heat naman ay si Bam Adebayo lang nga ang bright spot with 12 points and 9 rebounds. Bad news nga lang sa Celtics dahil si Kristaps Porzingis ay nagtamo ng right calf tightness sa second quarter at hindi na ito nakabalik sa game. Hopefully, hindi ito Achilles injury at ayon naman kay Woj ay mukhang hindi naman ito Achilles injury ngunit dadaan nga daw ito sa MRI. Hindi malayo sa katotohanan na tapos na siya sa series na ito at posibleng out pa siya sa first few games ng second round kung tuluyan mang silang umabante dito. Sa second half naman ay walang pinagkaiba. Pinalobo na nga ng Celtics sa 28 points ang kanilang lamang. Gumawa pa nga ng late fourth quarter run ang Heat upang may baba ang lamang. Ganun pa man, too late na nga ito at kinapos na sila sa oras. Sa uli ay nakuha ng Boston Celtics ang one-sided win sa score na 102-88. Nagtala si Derrick White ng playoff career high 38 points, 20 points, 11 rebounds and 5 assists si Jason Tatum at 17 points, 5 rebounds kay Jaylen Brown. Ang Celtics ay may pagkakataon ng tapusin ang series na ito sa Game 5 sa kanilang home court mismo. Habang tuluyan naman na winalis ng OKC Thunder ang New Orleans Pelicans sa score ng 97-89, 24 points, 10 rebounds si SGA, 24 points, 8 rebounds si Jalen Williams, 14 points, 9 rebounds si Chet Holmgren at 14 points din kay Josh Giddey. Sa ngayon ay pahinga muna ang OKC at nakatutok lamang sila sa games ng Mavs at ng Clippers dahil na magwawagi nga dito makakaarap nila sa second round.